Kaya hindi, ano yung tatlo? Sa kagawa na rin naman kayo ng sexy quips, ano yung pinakamahirap na pinagawa sa inyo yung direct Jerry? Inupad niya ba yung kamasutra? Go, ano? Si Victor. Kumpara sa ibang mong nagawa. Sobrang iba po to. Okay, well, please. Kung meron po dito nag-avail yung advanced screening, alam niyo po yun. As in yung mga posisyon dito, minsan nagugulat kami, direct sa Nokinoa yung posisyon na yan. Kasi para siyang kada eksena, pupulikatin ka, maghihilutan sa'yo, ganun. Okay ka pa ba yung binti mo? Ano na, pinulilutin mo, nakita. Ganun po kasi talaga na sobrang hirap. Tapos, mention ko lang. Ang pinulikat ah. Mention ko lang din po na hindi na nakita sa pelikula. Pero kapag ginagawa namin ni Kristen yung love scene, yung kubo, yung bahay doon na inaanuhan namin, halos bumibigay na po yung foundation kasi umaalog talaga yung sobrang grabe. Nabali yung isang foundation po talaga. Grabe ka din eh. Yung talagang tinodo mo nga rito. Sobrang well-researched po ni Gert yung mga positions. Yeah. Eh si Gold, si Gold naman. Ikaw, Gold. Ako po, wala po masyadong sexy. Wala? Wala po. Ah, eh, ba't nandiyan ka? Nagsusupport na ako sa ate kong ate mo. Chill lang. Ito si Boss. Yes, Joss. Ano po? Tama, sinasabi ni Victor na nakakapulikat talaga yung scene na ginawa namin with Christine's. Akala ko yung pag-work at pagbubuhat ko ng mga bumibigat, akala ko kayanin ko si Christine. Yun naman pala. Pagdating sa yun sa gusto ni direct na i-ano talaga lumabas yung position na gusto niya. Minsan nagiging nagte-take to ka tayo direct eh, no? Minsan para lang talaga. Oh, grabe na lang si direct nagte-take to, hindi take ko ah. Tighter angles. Ayun po. Yes. Totoo po yung pinulikat sila. Si Christina, pinulikat ka rin ba, Christine? Oo, pinulikat na ako. Actually, hindi naman ako nahirapan sa mga sexy scenes. Siguro nahirapan lang ako sa kakaungo. Like, parang No, this is like, to be honest. Parang sabi ko, kasi... Iba yung reaction. Yes, tapos parang binababa ako, tapos inangat. So sabi ko, wait lang, Victor, parang mahihimatay na ako. Wait lang. Kasi pag-ungol ka ng ungo, parang yung utak mo na... So, pero wala akong complaints sa mga sex scenes namin. Kasi lahat naman ng guys sa Rita, sobrang gentleman nila and caring nila sa akin. And yun lang, doon lang, napulikat din ako, oo. Tapos medyo sumama yung likod ko kasi siguro kaka-bend. Pero no complaint naman sa lahat ng sex scene. Thank you, ha? Make pala ni Derek, ha? Tinerapan lang. Derek, hindi ka ba nagtitrim ulit na makagawa ng isang pelikula talaga? La Soltera, mga nagawa mo pa lang to be sure. Meron po. Mainip-inip lang. Meron po. Nakapag-pitch na po ako sa GMA Films. Ako pa. Puro ko ng dalawa. Ako yung drama yung one more. Tapos meron ako independent producer na kamiting lang namin kagabi. Drama ko. Meron po. Nagawa po. TV na rin. GMA. Ano gagawin mo sa TV? Hindi ko alam po what report. Ako to. Pero meron po. We'll start after Holy Week. Okay. Yung dialogue ni Derek, at sinabi niya mismo, magagaling kayo, di ba? Anong reaction? Ikaw, Christine, magaling ka talaga, Hindi naman. Well, yung sinabi ni ang mami ko, loko, magaling ka. Ay! Saan? Parang iba naman ata yan. My God, still loko naman ako. Hindi, ako po, sobrang sarap sa puso na naginginig ko yung gano'n kasi sobrang na-appreciate ko yun kahit na sa mga maliliit na bagay, na-appreciate ko yun. And it was such a pleasure working with Direk Cherry. And then ito pa yung first Viva Max na. So thank you so much, Direk, for trusting us. And I'm actually super grateful that I had given a chance to work with Direk Cherry. And maraming salamat po dahil na-appreciate niyo po yung acting namin. And sana po nabigay namin yung best namin for your first film sa Viva Max. Thank you po. Bong, yeah, sa three guys. Yan, syempre, yung sa lahat, sobrang thankful ako, Direk Cherry, sa tiwala niya sa akin and sa aming lahat. And
ano yun, masaya si Direk Jerry kasama sa set. Diba? Tol, alam niya yan. Sobrang ano siya, sobrang vibes, parang kahit pagod ka, hindi mo mararamdaman yung vibes mo kasi nabibigyan niya ng ano eh, napapasaya niya yung mga cast, yung mga staff. So parang, ang ano ni Direk, sobrang happy niya kasama, nakaka-chill. Mukha lang siya terror, no? Pero oh, yun nga eh. Siyempre kasi, di ba, pag mga veteran talaga, mukha terror. Veteran? Oo, ako Direk eh. Kasi, ay, sa... Parang sinabi niya, matanda ka. Hindi, ayun lang, gusto ko lang magpasalamat talaga ay Direk. And sa lahat ng bumubuo niya ni Rita. Yun po. Yeah, so, ikaw, Josan. Okay naman si Direk talaga katrabaho kasi binabalance naman niya talaga yung especially sa taping kapag may mabibigat na scenes. So yung mga kasama ko talaga nakikita din nila na si Direk very ano siya meticulous siya sa mga ano eh sa mga scene talaga eh. So para binabalance ni Direk inaano niya nagjo-joke siya ganun para lang mas magaan yung scene. Sa Victor. Ayun, syempre, thank you Direk. Thank you sa opportunity na makatrabaho ako. Tsaka ako thank you talaga na nakatrabaho ko si Direk. Kasi sobrang prepared niya. Even RAD na wala dito si Direk Peter. Sobrang prepared nila. And gusto ko lang din i-mention si Direk Carla na aming acting coach. I think sobrang laking epekto po nung ano. Actually, no, I'm sure na laking epekto po talaga nung workshop na ginawa namin. Sabi ko nga po kay Direk bago kami mag-start. Direk, I think ito yung first time na gumawa ako ng pelikula. Na first day, pagkapa ko sa set, alam ko na yung gagawin ko. Alam ko na yung character ko. Kasi usually, sa Viva Max po kasi sobrang bilis na ano yung nagkalawa ng mga pelikula ng proseso. So parang minsan na-absorb mo yung character, second, third, fourth day na. Dito, bago pa ako dumating, alam ko na lahat. Kasi grabe yung preparedness ni Direk. And sobrang ano siya, hands-on. Even yung workshop namin, 2 days po yun, buong araw. Nandun po siya, nanonood lang siya sa amin, and yung AD po namin si Direk PM, kasama siya sa amin namin nag-workshop. So, sinabayan nila kami, kinilala nila kami, kaya nung nasa set na, alam po nila kung paano kami i-handle. Ang bongga, ang laking-laking pinigod na talaga ng Rita TV, di ba? Oh. Pero Direk, kung ikaw si Christine, sino pipiliin sa tatlo? Si Nicolo. Kakagrabe mo talaga siya. Pero ito, congratulations ha, Direk Jerry. Ako parang ang swerte ng Viva Max to happy. Siyempre, I'm sure swerte ka rin kasi parang feeling ko rin din ni Boss Big of Lahat ng Tahan. Experience lang, yung pinaka-full-on na experience sa pagtatrabaho kay Direk Jerry, like was there a time na kinabahan ka na baka hindi mo siya ma-waste or baka napagalitan ka or Oo, yung kaba ko po, hindi naman nawawala yun sa lahat ng movie na ginagawa ko. Pero this time, iba din yung kaba ko kasi first movie din ni Direk. So yung kaba ko na parang mas more on worried ako na sana is like mabigay ko yung best na the best talaga for this film. Kasi isang karangalan talaga maka-work si Direk Jerry, di ba? And actually, hindi magagalitin si Direk Jerry eh. Sobrang, eto honest to, sobrang happy lang namin sa set. Sobrang, kahit alam mo yung puyat na kaming lahat, still going pa rin kami. So, vibe pa rin kaming lahat. Si Direk kahit napapagod siya, so parang, kahit napapagod si Direk, kami, hindi namin nakikin yung pagod. Kasi nandun pa rin yung energy ni Direk na pinibigay niya sa amin. So, very hands-on si Direk. And super bait niya sa amin lahat. And open siya sa lahat ng mga if ever na may dadagdag kami sa scene or like nag-a-ask siya sa amin agad are you comfortable to do this scene or are you okay to do this scene. So ganun si Direk. Hindi niya kami pinagalitan or everything. Walang ganun nangyari sa set. It was like a chill set and lahat kami, we did it professionally. Any unforgettable learning from Direk na sa kanya mo lang nakuha from working? Ang kamusutra siya. Yeah, I forget about. No, there was like one scene that I was really having a hard time to cry.
that was like the end part of the film. And si Derek kasi like sasabihin niya like take time, so sige parang kami like parang i-film muna namin. And doon ko na appreciate si Derek kasi parang the music, I didn't do that before, like mag-play ng music and then you can cry and really and stuff like that. Before kasi parang I'm more on nafe-feel ko na talaga yung character ko. But that night, I was really having a hard time because maybe because I was sick that time and parang super tired na ako. So parang I couldn't give, like, mag-cry and everything. But then, Derek helped me, like, he played the music and then I felt that the music and then I felt it right away na. So doon ako like, na parang sa oh, okay. So, and then after that, medyo nahirapan ako mag-recover, but then nandun din sila, like, laging nag-uutsasabi sila, if are you okay, are you okay? Kasi sometimes kapag nagka-cry ako, nahirapan talaga ako magbalik sa normal. So, they were there naman, helping me, and hindi nila ako pinabayaran sa sorry, last na Phoebe, pasaway ako. Si Josh na lang, kasi we've noticed that you've worked with Derek for a lot of projects, especially on TV, di ba? ABS days nyo pa. So, kamusta lang siyempre kasama ka sa pag-first time niya sa Viva Max? And paano na rin nag-evolve yung working relationship niya ni Derek since matagal na kayong magkasama? Since 2009 niya ni Derek. Eh. Yeah, logo days pa. Actually, ano ko si Derek eh, for how many years naka-work si Derek? Parang friends na talaga eh. Yung, alam mo yung working, ano namin, mood namin sa every projects. So, kasi ganun siya eh. Professional siya in a way na kailangan may deliver mo itong isang character na to na binigay sa'yo or kailangan mo ibigay ang lahat ng... Pero at the same time, binabalas ni Derek talaga. So, ganun yung klase si Derek na director. Gusto niya na lumabas yung galing mo, same time, nag-i-enjoy ka rin sa character na binibigay sa'yo. So, yun lang. But were you surprised with the level of intensity that ginawa niya dito sa runta? Actually, yung before pa ginawa namin yung film na to, napag-usapan na rin namin ito about sa story, yung itong Rita. Actually, kwento ko lang po, yung German story ka kay Josh. Meron ako ng isip direct, tapos ako, ano mukhang maganda? Tapos tinawag ko si JP ng Viva, eh direct mukhang may ano yan, may possibilities. Tinawag ko si Ricky. Ricky, what do you think yun ngayon? Ah, maganda. Matagal ko na kasi talagang gustong ano yan, yung story na yan. So, well, thank you direct kasi nagtiwala si direct sa nakinig siya na baka potential itong ano na to, itong story na to. So, ayun, so... Ngayon pa lang direct, congratulations talaga direct. Congrats. Thank you so much.